Yo guys, what up, what up? So, as promised, mag-upload talaga tayo ng sunod-sunod. And for this video naman, medyo quick run and gun, wala na masyadong edit. Kasi gusto kong ipakita or gawa ng quick video itong 3060 12GB natin. So, one of my favorite GPU right now kasi underrated siya. Meaning, wala masyadong pumapansin. So, for this video, i-compute natin or gagawa tayo ng rough estimate lang based na sa mga kitaan, kumbaga, kung bakit sa tingin ko is severely underrated yung 3060 12GB right now. So, i-compare natin siya sa 3070, kung bakit sa tingin ko eh malaking opportunity na nami-miss ng mga tao, lalo na kung merong nagbebenta ng murang 3060 sa area nyo. Kasi maraming nagbebenta ng 3070, inflated na yung price. Meron na rin mga 3060 na nagbebenta na sobrang mahal, pero meron ka pa rin masasambahan na mura lang yung mga tigto 32,000, tigto 35,000. So, hypothetical lang tayo today guys. Okay? So, hindi ko nalalagyan ang graphics dito sa gilid dahil i-upload ko na lang ng diretso tong video na to. Pero I hope na makompute mo using your calculator, your phone calculator habang pinapanood mo tong video. Hindi mo makakompute kasi pinapanood mo yung video na to. But anyway, I hope na makasunod ka. So, for example na lang, para simple yung computation natin sa isang card. Yung isang card ngayon, mabibili mo for around, actually ito nabili ko, 33,000. Pero meron kang mabibili, may mga nagbebenta na 32,000 for a 3060. Kadalasan, kung medyo marunong ka mag-hunting more or less, makukuha mo yan ng 35. Kung 40, sa tingin ko medyo overpriced na. So, mga 35, kunwari na lang. Kung ang miminahin mo dito is Ethereum, ang kikitain mo per month is around 5,000. Assuming na yung kita is $9 per 100 mega hash per day. Okay? Assuming, again, assuming na $9 yung kita per 100 mega hash per day, since 50 or 49 point something mega hash lang to per day, ang rough estimate ko is sa isang buwan, ang kikitain mo is around 6.5. Ipagpalagay na natin na yung kuryente is 1.5. Kunwari na lang, across the board, 1.5 ang kuryente dun sa na i-consume niya. So, ang kita mo, again guys, for Ethereum is around 5,000. Ngayon, i-argue mo, katulad ko, na naka-Hive OS, ganyan, hindi naman Ethereum yung iniwin ako, Cortex. So, kung Cortex ang iminahin mo, ang kikitain mo naman is around 5,000, less mo yung kuryente mo na 1.5, so, mga 3.5. So, imagine, binili mo to for, ako sa halagang 33,000 lang, binili ko lahat yan. Saka isa pa nandun sa loob, Ethereum na yung minimum na sa Windows PC ko. Pero ito na lang ang pag-usapan natin. Binili ko yung mga yan, 33,000. Kahit binili mo na, for example, 35,000. Kung kumikita ka ng 35 per month, 35,000 yung isang GPU na bili mo. ROI mo is, rough estimate, mga 10 months. Okay, so sabihin mo, okay, so ganun din naman more or less yung ROI ng 3070, di ba? Kasi ang 3070 sa pagpalagay na natin na $9 per 100 mega hash. So times 0.6 yun sa kanya, di ba? 60 mega hash na. Ang rough estimate ko is around mga 6,000 yung kikitain mo doon. 7.5. Again, tanggalin natin ulit yung 1.5 para sa kuryente per month. Rough estimates lang to guys. Of course, hindi nagfa-fluctuate ang crypto. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Lahat yan. Lalo na to kasi Cortex, di ba? Altcoin siya. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, hypothetical lang. So, yung kita mo na 5,000, 6,000 per month na malinis sa 3070, kung nabili mo yon ng 65,000, more or less, mga 10 months mo rin ma-ROI, di ba? So, sasabihin mo, okay, so Joma, so anong ibig sabihin? So parehas lang din naman siya. Edi billing ko na lang yung 3070. Ito yung catch, guys. Sa July, magkakaroon tayo ng EIP 1559. So, ang pinoproject natin, di ba? Again, wala makakapagsabi, pero ang sa tingin natin, yung kitaan from yung 6,000 per month mo, worst case scenario, makangalahati. So, magiging 3,000 per month lang yung kita mo. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yun yung ano ko eh, yun yung ROI ko for a 3070, 10 months lang. Just like yung ako, rough estimate ko lang na in less than 10 months ma-ROI ko ito kasi 32,000 or 33,000 ko lang
binili per piece, di ba? Kasi magkaka-rumble-rumble tayo pag nagkaroon ng EIP 1559. Pero ito yung catch, guys. Itong mga to, hindi naman talaga siya supposedly mahina kumita. Ninerf lang kasi siya ni Nvidia sa Ethereum. So, pag nagkaroon ng EIP 1559, patas-patas na yung mga laban. So, yun yung reason ko kung bakit sa tingin ko mas panalo na ako dito sa pagkabili ko ng 33,000 or kung bibili ka man, kung makakakita ka pa ng mga tigto 32, 33, 35, nakakakita pa rin ako nagbebenta this week. Bakit sa tingin ko kailangan mo bilhin mo na itong mga to bago itaas yung presyo niyan? Kasi after EIP 1559, papatas na rin to dun sa mga mas matataas na cards. Ano ba isang advantage na to? Guys, 12 gigabytes itong mga to. Ang ibig ko sabihin dun, the moment na tumaas yung mga DAG file size, di ba? For example, sa Cortex, hindi ka pwedeng magmina kapag 8 gigabyte ka lang. Kailangan 11 or 12 gigabyte yata. At sa pagkakaalam ko, 10 pataas. So, yun yung isa pang advantage na to. Diba? So, sabihin mo naman, okay, pag hinive OS ko naman, 8 gigabyte, pwede na. Yes, pwede na. Pero itong mga to, lalaban pa. Pero yung mga 2060 mo, diba, yung mga 5600 XT mo, na medyo mataas ang kuhaan natin ngayon because of Ethereum. Pagkatapos ng Ethereum, paano na sila? So, yun lang yung tanong ko. Again, hindi ko naman sinasabing ito yung pinakamagandang GPU. It just so happened na nakita ko maganda yung presyo nito sa 33,000. Kaya ako siya binili. Kasi for that price, it's a very good deal. Pero kung tatanungin mo ako kung 40,000, 45,000, eh baka more or less baka mag 30-70 na lang ako kasi na-offset na yung advantages nito pagka masyado mong tinaas yung price na. So again, the underappreciated card na 3060 12 GB, yun yung reason ko kung bakit ko siya binili. Next time naman, dito tayo sa kabila. Next time naman, gagawa ko ng video itong Raven Rig ko na RX 570 4 GB, kung bakit ako nagbimina ng Raven ngayon 2021 kahit parang halos sa projections ko eh bawi ka lang sa kitaan dito. So that's for another video, guys. Again, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the like button, and don't forget to add dun sa links yung Facebook shop natin. I will be opening my shop very very soon, so you can get exclusive discounts sa mga parts na gagamitin nyo for your crypto mining rigs. Jomak here, and thank you for watching.